What's up mga ka-beta? I am Noel, co-founder of Project Betta, your source of low-cost quality beta since 2017. And for today's video, ituturo namin sa inyo kung paano mag-alaga ng beta. So welcome to our channel. Please like, subscribe, and share para marami tayong matutunan. Sa pag-aalaga ng beta, ang unang-unang kailangang bagay na meron ka ay beta tanks. Ang beta tanks ay may iba't ibang size, depende sa uri ng beta na aalagaan mo. Halimbawa, long fins ang gusto mong alagaan. Kapag long fins, ang advisable na beta tank size ay 6x6x8 inches. Kapag naman short fins like half moon placat, pwede na ang 4x6x8 inches. Lahat ng isla may kanya-kanyang surroundings na kailangan gawan para hindi naman sila kawawa. Kung tayo ay responsible fish keeper, dapat i-take note natin yung size ng tank na ating gagamitin. Iwasan sana natin yung mga maliliit na jar. May mga jar naman na malalaki and mga 1 liter jar, sapat na yon kapag maliliit pa lang sila, ija-jaring mo pa lang. After natin malinis ang ating beta tank at malagyan ng tubig, ay i-condition na natin ang tubig nito dahil ang tap water ay kadalasan may chlorine. May mga lugar na swerte na mababa ang content ng chlorine nila, may lugar din naman na maraming chlorine ang kanilang tubig. Magpapatak tayo ng anti-chlorine. 1 teaspoon is equal to 10 gallons. Pwede na tayo magpatak ng siguro ng mga 5 up to 10 kasi okay lang naman sumobra yon. After natin magpatak ng anti-chlorine, haluhaluin lang natin ng konti and maglalagay na tayo ng pinch of salt. Siya nga pala mga kabeta, pwede rin tayong gumamit ng stock water. Ang stock water ay ang kinukuha natin sa gripo tapos nililive natin for minimum ng 48 hours. Dahil pag iniwan natin to, mawawala ang kanyang chlorine. So yun guys, kapag pinapatalab natin yung anti-chlorine dun sa beta tank natin, hanap muna tayo ng talisay, yung leaf. Tara! Here's a trivia guys kung bakit kailangan natin ng dahon ng talisay o Indian almond leaf. Ang dahon ng talisay ay may benepisyo sa tubig ng ating tanks. Ang katas nito ay may tannins na siya nagko-control ng pH value ng tubig upang ito ay maging natural na tubig tulad sa wild. Kaya ang feeling ng ating beta ay nasa natural habitat sila. Tara, lapitan natin. Hindi lamang yun. Ang katas ng talisay ay ginagamit upang i-condition ang beta bago ito i-breed dahil nakakapag-increase ito ng fertility. Ginagamit din ito upang panggamot sa ating mga beta kapag ito ay may sakit. Kung mapapansin natin sa ating beta na nakatalisay, ito ay nagmumult o nagpapalit ng kulay. Sa kadahilan ng ang talisay ay may content na nakakapagpakapal ng scale sa ating beta. So ganito ko siya inuugasan. So kasi kailangan siyang ugasan dahil mayroong alikabok, running water. So kailangan malutong guys ha, para makatas. So after nating ugasan, ngayon lagyan na natin siya sa beta tank. Tara, hatiin natin sa dalawa yung nakuha nating talisay. I-crumple natin siya para mas mabilis siyang kumulay. Nilipat ko pala yung kalahati para makita natin yung difference, kumukulay na ba yung ating talisay. So makikita nyo, medyo brown na siya. Hintayin na lang natin ito kumulay bago natin ilagay yung beta para hindi siya mag-shock. Gusto ko lang din palang i-share sa inyo na pwede nyo na ilagay ang inyong mga beta sa beta tank kahit hindi pa kumukulay ang ating talisay. I highly recommend na tubig ang ating ipakain sa mga beta dahil ito ay masustansya. Merong ibang live foods na masustansya like kitikite. Kung ikaw ay malapit sa mga creek or ilog na may mga kitikite, pwede mo itong kuhanin at ipakain. Gumagamit ako ng syringe sa pagpapakain ng tubig para makontrol kung gano'ng kadami lang yung makakain nila. After nilang kumain, tatanggalin natin yung cover sa gitna para sila ay magkita at makapag-exercise. So mga kapo, fish keepers at animal lovers, nire-recommend ko po ang RMR Pet Shop. Visit the store sa may malapit sa FYI, nandun po yung address. So that's it mga kabeta para sa vlog na ito. Sana nag-enjoy kayo, marami kayo natutunan. Kung meron kayong suggestions na gusto nyo pang i-vlog namin, i-comment down below nyo lang para makita namin.